Hello, friend. Mamaya ka na lang tumawag kasi mag-home visitation pa ako. Pupuntaan ko si Aling Feiling Taga kasi nga walang pinasa yung kanyang anak. Oo, sige. Bye-bye. Ingat, ah. Sige, see you later. Bye. Ito na ba yun? Eh, tama. Dito nga yun. Aling Feli? Aling Feli? Ano yan, ma'am? Ay, Aling Feli, good afternoon po. Mangamos lang po sana ako. Okay naman kami ng anak ko. Bakit? Kasi nag-check po yung mga teachers ng anak po ninyo. Wala pong pinasa kahit isa pong output. Baka bumagsak po yan kapag wala akong pinasa. Anong hindi nagpasa? Eh, ako nga nagpapasa ng output ng anak ko dun sa school niya. Wag ko kayong maninigaw kasi nandito lang po ako para maayos po natin yung problema. Kailan po ba kayo nagpasa? Nung Lunes! Eh, nung Lunes po pala kayo nagpasa eh. Pasa ko nung Lunes at ako pa naglagay sa mga box nandun sa school nila para magpasa eh. Ako nagpapasa ng mga gawain ng anak ko. Tuesday po ang pasahan ng grade 10. Grade 10 na ba ang anak ko? Ayan ho tayo eh. Kayo na ho yung mali, kayo pa humatapang. Diba, misis? So, pinasa nyo sa grade 9, nasisigaw kayo sa akin, sinasabi nyo kompleto yung output ng anak nyo, nandun na ho tayo. Kaya lang ho, ang anak po ninyo ay grade 10 na. Tapos sa grade 9 nyo po pinasa. Tingin din po kasi ng ano, ng chat ko, ng PM ko. Hindi nga ho kayo nagsisin sa mga text ko sa inyo eh. Para malaman nyo yung kondisyon ng anak ninyo. Ay, grade 10 na ba? Akala ko kasi grade 9 pa lang eh. Ako, pasensya na ho kay Miss Bulalakaw. Sige ho, Mrs. Feli. Tsaka ho, minsan, yung bibig po ninyo, medyo preto-pretohan niyo po. Hindi ho maganda sa katulad ninyong nanay. Narinig kayo ng anak ninyo. Napahiya ako doon kayo, ma'am. Mas mukhang maldita pa siya sa akin. Ma'am, pasensya na po. Hindi lahat ng maganda, perfect.